Hi guys, it's May. Hi guys. Hi guys, it's me, Happy Way. And today's day. Hi guys, it's me, Happy Way. And I'm with Care Bear. And welcome back to our channel. So, ang video natin ngayon guys is para to dun sa mga OFW, especially dito sa Singapore, na gustong magpadala ng kanilang package sa kanilang pamilya. Pero, hindi sila allowed magtambak ng gamit sa bahay nila, or hindi sila pwedeng magdala ng malaking box para pagtambakan ng gamit nila. So guys, meron ako kanilang nalaman na meron pala ditong padalahan na pwede kang dun magtambak ng package mo. Or pag madami kang gamit na ipapadala pero hindi ka pwedeng magdala ng box or magpa-deliver ng box at kukunin nung padalahan mo. So pwede dito guys. So yung pangalan ng store ba to? Hindi. Ang padalahan na to is Speedbox. Ayan, so kasi kanina bali yung friend ko nasa Pinas na siya, si Ate Janet. Hi Ate Janet, if you're watching, padala namin yung package mo. So umuwi na siya ng Pinas, pero yung mga hindi niya nadalang gamit is tinambak niya lang doon sa dito nga sa Speedbox na nasa ano lang to guys, nasa Lucky Plaza, 4th floor. Yung address niya is 404-78. So nasa Lucky Plaza lang to guys. Kung nasa Singapore ka ngayon at kung nasa Singapore ka is I'm sure alam yung Lucky Plaza. Kung wala ka sa Singapore, syempre hindi mo alam, pero yan, Lucky Plaza is padalahan or para siyang mall ng mga Filipino. So nandoon yung lahat ng Filipino product. So konting idea lang para sa mga hindi pa nakakaalam sa Lucky Plaza. So ayun guys, para sa mga OFW na nandito sa Singapore na hindi nyo alam na pwede pala kayong mag-package kung marami na kayong tambak dyan. At yung iba kasi naiiwanan nila yung gamit nila, lalo na pag umuwi na sila. Tapos hindi nila alam, so iniiwanan na lang nila, binibigay nila sa mga friends nila, which is good naman. Pero if you want to bring naman, pwede din. So ito yun guys. Sa Speedbox kasi, pwede silang kasi kanina nakita ko, yung gamit ni ate, bali meron siyang malaking bag at isang maleta. So, yun yung iniwan niya. Then, meron lang siyang number na, mabilis mo siyang makikita kasi number naman, may nakasulat na number doon, naka-indicate doon. So, hindi siya mawawala kasi, I'm sure naman kasi matagal na yung kay ate. April pa siya pero yun nga guys, meron lang siyang syempre may bayad dun sa kunyari magtatambak ka by month or weekly pala guys, meron siyang $5 penalty. So ayun, so kasi kanina ayun nga, pinadala namin yung box ni Ate Janet sa Pinas, and yun na laman ko na pwede pala na magtambak doon ng gamit. So, at tapos nakita ko din na madaming gamit dun. Madaming tambak lang dun. Nandun lang lahat. So, may number lang siya. So, pagka magpapadala ka na, pipili lang sila ng box na, kung saan yung kasya yung mga gamit mo. So, ito siya. Ipa-flash ko na lang para mas makita nyo. So, meron silang 8 boxes na sizes. So, budget, medi, standard, econ, jumbo, giant, upsize, extra large. So, ayun yung mga box sizes nila. So, free delivery and collection anytime from Monday to Saturday. From Monday to Saturday, 9 a.m. to 6 p.m. So, yun yung guys. Yung vessel sailing nila is Tuesday and Saturday. Ayan. So, yung kanina, yung nagamit ni ate na box is econ. Medyo malaki na siya. Para siyang
small size yata yung dun sa, kasi may LBC, parang ganon. Sa LBC, parang small size siya. Pero medyo matangkad. So, yun lang yung nagkasya dun sa gamit niya. And, yung, kasi yung ano niya is to be called, is nagbayad siya ng $125. So, pero guys, pag nandun ka, I think pagka nag-ano ka dun, dapat may deposit ka. At least $50 siya ata. So, may deposit si ate kanina na $50. Well, ito yung ano niya. Receipt niya. Tapos, kasi matagal, natagalan yung pagpadala ng box niya. April pa siya and today is August na. So, nag-penalty na siya ng $60. So, I suggest po na pagka mag, ano ka, magpapadala ka dun is, pag itatambak mo siya, short period of time lang kasi sayang yung penalty. Yun lang yung parang ano dun, parang disadvantage. Pero at least alam mo, kung napanood mo to, is alam mo na magpa-penalty ka. Or pagka pumunta ka naman dun, sasabihin naman ni kuya or ng mga tao dun na may penalty. So, i-ano mo na lang yung oras mo. At least mga, sana nga ano lang eh, wala nang week, mapadala mo agad or bitbitin mo na lang dun lahat. So, dun ka kasi pwedeng mag, dun ka na magpa-package mismo. Ikaw mismo yung mag, ikaw mismo yung mag, papak nung gamit mo, dun sa mismong harap nung ano nila, nung store nila, or nung ano nila, office. So, ayun nga guys, so ngayon naman is papakita ko na sa inyo kung paano namin pinagkasya yung gamit ni Ate Janet dun sa Econsize. So please keep on watching. Oh,
Guys, napagkasya naman namin yung mga gabit ni Ate Janet. At ayan guys, so yung kasama ko pala kaninang nagpapak is si Ate Grace and si Ate Milva. Yan. So ayan nga, napagkasya namin dun sa Econ Size and si Kuya is tumulong siya. Actually siya yung nag-tape ng lahat. Ayan. So tinutulungan niya naman kaming mag-tape. Siguro yun na din yung trabaho niya. So, siya na din nag-aayos ng lahat. So, ayun, napaka-accommodating nila. Napakabait nila, ate at kuya dun. So, ano, sobrang happy weng na naman tayo today, guys. So, hanggang dito na lang muna ang aming vlog for today. And if you like this video, please give us a thumbs up ni Care Bear po. And please subscribe to our channel and don't forget to click the bell button to notify if meron kaming mga bagong upload. And please subscribe to Jasmine's vlog also, all about Jasmine. And share this guys if meron kayong kaibigan na gusto nyong tulungan na magpadala din ng kanilang box, kanilang pamilya. And thank you for watching. Bye! Care Bear, say bye! Care Bear! Salito ako!